is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. The sound of drops of water. Ito yung gagawin bonsai misis atis. Ito naman yung ibobonsai na sampalo. Ang alaga kong isla. Ito naman yung ibobonsai na katuray. Ito naman yung ibobonsai na bayabas. Tinanggalan ko lang ng mga dahon. At meron na po siyang umuusbong branches. Ito naman yung ibobonsai na nyug. Ito naman yung main trunk ng atis. Bonsai na rin. Ito po yung bonsai na nabili ko kanina sa Kalamba. Worth 5,000. Hilig po kasi ng aking may bahay na mangulek ko ng bonsai. Kaya po naman maganda po pag meron kang bonsai sa bahay. Isa ito sa kanyang nga collection, o magiging collection. More than 5 years na po itong bonsai nito. Magandang pan-display sa bahay. Tulad ang mga yan, mga bonsai na po yan. At yung ano doon. Talaga pong kaaya-aya ang tanawin kapag meron kang mga bonsai collection. Ito po yung fruit bearing trees na nabili ko kay Bing Garden. Sa bayan po ng Kalamba, ito po is nagkakalaga po ng 350. Mga 2 meter po yung itatas po nito. At pag natin na po yung kanyang taas, ito po ay agad mamumunga. 350 lang po yan, galing sa Bing Garden. Kung kayo may pangailangan po ng garden, punta po sa Kalamba. Sa bayan ng Kalamba, hanapin po sa mga garden area ang nagmamayari po ng Bing Garden. Ito naman po is also worth 350. Ito po yung
cranberry. Magandang gamot po ito. Worth 350. Namumulaklak po siya. Iyan po yung sinasabi po ni Bing na bunga ng cranberry. Ito naman is a bonsai na halaman. This worth 150. Tatlo po sila. Iba bonsai po ni Mrs. Yan. Magandang tanaw yan po sa bahay ang ito, mga bonsai na to. Bukas umaga po ito ay isasalin po sa paso. Tatlo po sila nabili namin. Yan po, bonsai plant. Pag naitay na po, ipapakita ko sa aking video itong cranberry. At ang chico. Maganda kasi maglaga po ng mga fruit bearing trees o yung mga halaman, dahil ito po ay naglilinis po ng ating hangin. Pinipilter po yung hangin at nagpapalamig po ng kapaligiran. Maganda rin pong tanawin po o tigna ng mga green leaves ng mga fruit bearing trees at mga halaman na berde. Yan lang po, at sa next video ko ipapakita ko kapag ito ay naisalin na po sa lupa. Kahit na sa bahay ka lang, marami kang gagawin. Tulad nito, sabi ni Mrs. Pakihalo yung niluluto ko. Ayun. Dati po akong OFW, nag-forgot na po ako. Kahit na nasa bahay ka, marami ka pa rin gagawin. Pero yung mga iba, kami na, wala akong gagawin sa bahay. Bubuksan mo lang yung mga mata mo at hanapin mo kung ano yung dapat gawin. Marami kang gagawin. Wala dito, yun. Tulog na daw si Nay. Ito, hinahado ko yung niluluto niya. Sabi niya kasi, pupunta kayo siya doon sa garden. Kukuha ng kamyas pang asin. Kaya ako ngayon nangahalo. Ayan. Hinahalo ko yung niluluto niya. Talagang maraming gagawin kung ano talagang gusto kong magtrabaho. Niluluto niya yung putik. Tapos mamaya, magagarden ulit. Ganyan, ganyan na ang buhay mo. Lapit na matapos ang COVID. Pero kahit na matapos sa 2015, tumataas pa rin ang kaso, paano walang vaccine? Paano mo masisiro yung ano niya, COVID-19 niya, kung wala kang vaccine? Meron tayong FBI, kaso nga lang, anong ginagawa nila? DOS, parang kumili. Ano ba naman sabi ng DOS yan? Ato pagi niya, FAA na yan. Pero anong ginagawa nila? Kumilik sila. Yan ang DOS, kumilik ng bayan. Taga-report kung ilan ang bagong kaso ng COVID-19. Ganyan lang ang ginagawa ng DOS. Ito lang ang buhay. Pag-garden, garden. Mamaya, punta natin yung aking binili na cranberry at saka yung chico. Maraming gagawin kung talagang gusto mo talagang magtrabaho. Pero dito, ayan. Nirabaysa naman yung misis yung kanyang halamanan. Pinagkakalat niya, ayusin na naman niya. Punta natin yung aking cranberry at saka yung chico na aking inilipat galing sa plastic.
Yung plastic black, ay plastic bag, ay plastic black. Doon nakalagay po yung aking biniling fruit bearing trees. Ngayon isinalin ko na sa aking yung nilagyan ko ng pintura na 16 liters para at ibinaon ko yung pail sa lupa, nilagyan ko ng malusog na lupa. Hindi po lalaki yun dahil is bonsai. Punta natin. Maraming gagawin kung ikaw is magtatrabaho. Okay, pasyalan natin yung aking ano, mini garden. Yan. Nasa behel tayo. Behel, hulog ng hulog ng hoa. Walang napapala mga homeowners sa kanilang hoa. Tamantake man, laki na nako collection nila. Wala man lang naayos dito. Barado pa rin ang drainage line ng subdivision. Ay galit na po yung mga homeowners. Hulog ng hoa. Ang drainage system, barado. Kaya mag-ingat kayo sa mga developer. Kung kayo bibili ng inyong housing, ng bahay, through pag-ibig, alamin niyo muna yung developer, kung sino yung developer. Marami po kasi yung developer na balasubas, corrupt. Ingat kayo dyan sa mga corrupt na developer. So, pasyalan po natin itong aking halamanan. Yan, may kamias ako. Yan, mga kaibigan natin, pagkailangan nila ng paasim ito. Humihingi na lang sila. Libre naman yan. Eh sabi ko nga is the best thing in life is pray. Ayan. Daming bunga po sa taas ng kamyas. Pangalawa, ito is nakapagpapalinis po ng hangin. Itong saging ito, tatanggalin ko na yan. Yung bunga, ipamimigay ko kayo yung bunga. Pamimigay ko sa nangangailangan. Meron ako kasi yung kaibigan, katiwala, sa kanya ko bibigay yan. Tignan natin yung binili ko kay Bing na halaman. Ito yung cranberry. Taatas yan po ng 3 meters. Ayan o, may bunga na, sabi ni Bing. Mulaklak na yan yung bunga. Ngayon, itong halaman na, itong fruit bearing trees na to is nasa pail. 16 liters pail po yan. At magiging bonsai, hindi ganun lalaki yan kasi limitado yung kanyang space. Okay. Meron pa tayo rito ng chiko, yung binili ko rin. Ayan na po siya. At nailipat ko na po sa plastic pail. 16 liters pong ano yan, volume. Tatas lang po yan ng 2 meters. At upon reaching po yung 2 meters in height, sabi po ng ni Bing, yung may-ari po ng garden na pinagbilang ko nito is mamumunga na po itong chiko. Ito pong klaseng chiko na to is galing po sa Thailand. Yan. Meron din ako mga palmeras. Ito, ampalaya. Napakinabang ko na yung ampalayan. Ito yung abukado. Pag lumaki yan is meron na akong parang pinaka-umbrella dito sa aking garden. Ito yung kangkungan ko. Yan. Palmera pa rin doon. Ayun. Ito, maganda po ito. Talbos ng kamote. Yan, meron akong malunggay yun. Meron din akong malunggay isa pa. Apat yung malunggay ko na yun. Ayun, isang malunggay. Then, meron pa isang tinanim doon na malunggay. Kada butas ay dalawang puno ng malunggay nilagay ko dyan. Meron din ako ang kalamansi. Laki ng pakinabang ko dyan sa kalamansi na yan. Yun, dalawa pong kalamansi ang nandyan. Ayun, meron po ang katuray doon. No? Pag namulaklak yan, yun yung gulay. Meron din akong ano doon. Aloe vera. Ganyan lang po.
Ah, malilim dito pag ito malilim dahil meron po ako ditong papaya. Taga maganda taga pag meron kang puno. Sariwa hangin. Ito mga dahon na to, hindi ko tinatampon sa basura niyan. Binubulo ko rito sa ilalim ng puno. Ayan. Magiging fertilizer po yan. Ayan. Talbos na kamote. Every other day, nagtatalbos ako yan. Maganda po yan sa katawan. Nagpapalinaw ng mata. Kamyas. So, ito yung aking cranberry. Ano na ako mangga, yan, bobonsai ko yan. Nasa plastic pail po yan, 16 liters. Hindi ganun lalaki po yan. Ito muli, ang aking chico. One year pa, isa mamumunga po yan. Oh, ito po yung alok bati. Yan po yung merong collagen. Mahilig po ako dyan, collagen. Meron dito ang papaya, ayun, isa. And then, meron pa ako ng papaya, ayun. Papaya ko, ayun, oh. Yung isang puno, nagkaroon po siya ng, ano, nagsanga, dalawa po, parang dalawang puno. Meron pa ako isang papaya doon, tatlo. And then, marami po siyang papalaki na papaya. Maganda talaga pag meron kang maliit na garden. Yan po. Pag meron kang maliit na garden, is meron kang ano, libangan. Pagandayan mo lang yung garden mo. At saka yung maliit na garden, is pwede ka dyan, ano, dyan mo bulukin yung mga kitchen waste mo, kitchen scrap. Hindi mo na kailangang isama sa basura dahil nangangamoy. For the past 3 years, diyan ka po binubulok yung kitchen waste ko, binabang ko sa lupa, kaya malusog po ang lupa rito. Okay, ganoon lang po mga friends. Thank you very much. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.